sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Judea at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Mesiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Mesiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia na katayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nitong bilang kanya, ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napopuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating unang pagbasa na galing sa aklat ng mga gawa ay nagpapatuloy na nagsasalaysay sa atin sa pagmimisyon ni San Pablo. May dalawang bagay na kapansin-pansin sa binasa natin. Una, na si San Pablo ay naghahanap ng mga co-worker sa kanyang pagmimisyon. Mas gusto ni Pablo na may kasama siya kaysa mag-isa lang siya. Nakita niya si Timoteo sa Listra, nirekomenda ang binata ng maraming tao dahil siya ay magaling, maaasahan, nang galing sa maayos na pamilya, at malalim ng kaalaman sa banal na kasulatan na natutunan niya mula sa kanyang lola at sa kanyang nanay. Kaya isinama siya ni Pablo at naging katiwala siya ni Pablo. Pagkaraan ng ilang taon, ipinagkatiwala din sa kanya ang simbahan ng Efeso.
at dalawang sulat ni Pablo sa kanya ang nakasama sa ating New Testament. Pangalawang kapansin-pansin, si Pablo ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ang nagsasabi kung saan sila pupunta at kung anong lugar ang dapat nilang iwasan. Sa pamamagitan ng pangitain sa Troas, inanyayahan ang grupo ni Pablo na tumawid ng agency at pumunta sa Macedonia, nang ibig sabihin na tumawid papunta sa Europa. Iniwan na ni Pablo ang Asia at nagsimula na siyang magpahayag sa Europe. Bagong yugto na naman ito ng paglawak ng mabuting balita. Ang ating ebanghelyo ay nagsasaad ng mga salita ni Jesus sa Last Supper. Kaya bahagi ito ng Last Supper Discourse ni Jesus. Dito tinapat ni Jesus ang kanyang mga alagad na ang mangyayari sa kanya, kanilang guro, ay mangyayari din sa kanila na mga disipulo niya. Tatanggihan din sila ng mundo tulad ng si Jesus ay tinanggihan. At bakit? Sapagkat si Jesus ay hindi mula sa mundong ito. Kaya tatanggapin ang mga aral niya. At bakit? Sapagkat si Jesus ay hindi mula sa mundong ito. Kaya hindi tatanggapin ang mga aral niya ng mundo. Ang mga alagad niya ay pinili ni Jesus, hindi para sa mundong ito. Kaya kapuputan din sila ng mga tagamundo. Ito po ang dahilan na ang mga pag-uusig ay kasama ng kasaysayan ng simbahan. Mula noong unang panahon, noong simula hanggang ngayon ang simbahan ay inuusig. Iba ang pinahahalagahan ng simbahan kaysa ng mundo. Isa lang halimbawa na lang. Masyadong dinidiin ng mundo ang freedom of choice ng tao. Kaya pinapayagan ang tao kung anong gusto niya. Gusto niyang magpalaglag? Karapatan niya yon. Gusto niyang maging babae? Hayaan siya. Gusto niyang mag-asawa ng kapwa babae, karapatan niya yon. Hindi yan ang paniniwala ng mga mananampalataya. Tayo sumusunod sa kaayusan ng paglikha ng Diyos at ng kanyang kagustuhan, hindi yung ating gusto. Mas mahalaga sa atin ang kalooban ng Diyos kaysa susunod tayo sa mga kalooban ng tao. Kaya sumusunod tayo sa kanyang utos, tulad ng huwag pumatay. Kaya kriminal ang magpalaglag. Bawal ang divorce. Ang kasal ay kasal ng isang lalaki at isang babae lang. Tanggapin natin ang katawang ibinigay sa atin at igalang natin ito. Ginawa tayong lalaki, tanggapin natin ang ibinigay sa atin. Kinukutya tayo ng bundok dahil sa mga paniniwala nating ito. Huwag tayong magulat at huwag tayong matakot sa mga pag-uusig. Bahagi ito ng ating pagsunod sa isang Panginoong ipinako sa krus.